34.7. Yan. So, testing muna natin. Blowback. Full auto, try natin. Sakto, wala nang bahala. Ayan. So, pag wala nang bahala, release nyo yung magazine. Baba nyo yung slide. Pero this time, try natin yung 50 rounds na magazine. Pero hindi ko na pinuno. Dahil napakahaba. Pero ganda oh. Wiglock 18C Gen 4. Ayan. Okay. Ayan siya. Nice band. So, baba natin yung slide. Ayan. Okay. Tapos, testing natin yung semi muna. Tapos yung full auto. Okay? So, sa full auto guys, hindi porket full auto, eh, although pwede naman na uubusin nyo yung isang magazine na isang hold lang ng trigger. Pero syempre, laruan pa rin to, diba? So, para mas ma-maintain natin yung unit, hindi natin na-recommend na ibababad nyo yung finger nyo sa trigger. So, mga siguro 2 seconds lang pwede na yun. Hindi yung talagang uubusin nyo ng isang kalabit, di ba? So, ganito. Ang full auto. Ganun lang. Para lang ma-feel nyo. Pero, syempre, laruan pa rin yan. Okay. Iwasan lang natin na masira siya na kasi ang ano dyan sinasabi ng iba pag may full auto madaling masira, depende. Okay, so depende dahil since laruan nga yung blowback function kasi pag full auto sobrang bilis, di ba? Tapos imagine nyo na lang yung internal parts nito nabubugbog sobra pag kunyari matagal na nagfo-function yung blowback, di ba? So ganun lang yon. Okay, kaya ina-recommend natin na papitik-pitik lang, andun pa rin naman yung full auto, wag lang yung ibababad. Kaya siya nasisira kasi yung pag binabad mo talagang yung gaya nito 50 rounds talagang uubusin mo yung 50 rounds sa isang hold lang ng trigger. Kung gagawin mo at gagawin mo palagi, may chance na mas mabilis yung kumbaga yung parts, yung wear and tear parts, di ba? Mabilis mag-wear. Okay? So, yun. Kaya sinasabi nila na ang full auto, mabilis masira. Depende pa rin sa gamit. Pero kung ganyan lang, papitik-pitik lang, tatagal yan. Yun lang naman ang ano natin. Toy pa rin naman to. Although, yun na nga. Full auto function. So, yun lang ang masasabi ko. Napakaganda.